log a day. So marami na yon in a week, no? Alam nyo guys, gawa lang ito ng bienan ko. As in, ang ganda siya. And sabi po ng bienan ko, hindi daw po talaga sila nag-harvest ng itlog mga ilang araw. Dahil gusto nila, matry namin yung itlog. Tara, i-check po natin guys yung mga itlog. Kung marami tayong ma-harvest ngayon. Dito natin bubuksan, dito nila hina-harvest sa likod. Kasi usually, dito sila nangingitlog. So yung bahay nila, tingnan muna natin. Yung bahay nila. Para comfortable talaga sila mangitlog. Taran! Ayan guys, nakikita ko na yung mga itlog guys. Oh, so dyan sila nangingitlog. So, very comfortable sa manok. Sirado lang natin para hindi sila madisturbo sa pangingitlog. Ayan, so dito natin titingnan yung itlog. Wow! Halang dami! Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 12 eggs. Ang dami. Ang dami, honey. I-collect natin, guys, ha? This way. So, ito po ang lalagyan natin, guys. Ito lang ang meron ako. Magha-harvest po tayo, guys, ng itlog. Hindi po purutas. Ayan, guys. Fresh na fresh, guys. So, ang napapansin nyo po, guys, yung itlog dito sa Australia, ibang-iba talaga sa Pilipinas. Kasi yung sa Pilipinas, di ba, ay kulay puti talaga. Ayan, nakadalawa na ako. Nakatatlo na. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, guys. Ang ganda talaga magkaroon ng bahay tapos may mga manukan ka, nakakatipid ka, nakakalibre, plus fresh na fresh talaga yung itlog mo. Ito yung tawag na free-range eggs. Ibig sabihin guys, kahit nakakulong sila pero may freedom sila. So, di ba malaki yung space? Hindi talaga yung nakakulong lang sila tapos hindi sila halos makakilos. Ito yung tawag na free-range eggs. And also, very safe sila po guys sa mga animals kasi may mga animals na kumakain ng manok. Unang-una na po guys, yung kumakain ng manok, pox. Pangalawa, aha, safe po talaga yung manok dito at sa aso nila kasi kinain daw yung tatlong manok nila. May dala akong pagkain. Hoy, na-excited sila. Gulay. Paborito nila to. Oh! Chuk-chuk. Masarap. Masarap. You deserve it kasi maraming itlog ang binibigay niyo a day. 4 na itlog a day. So marami na yon in a week, no? Oy, grabe. Gustong-gusto talaga nila yung gulay. Ito yung gulay na binidyuhan ko, guys. Doon sa may cabbage. Ito, mayroong malaking cabbage. Iwan ko kung gusto nila. Oh, there's more here. Basta, huwag nyo lang akong tukain. Okay, this one. The big one. Oh, gusto din nila yung cabbage. Hala. Malaki to. Hmm, yummy. Nagustuhan din nila yung cabbage. Yung dalawa lang ata yung kumakain. Ayan, tatlo na sila. Come on, go close to mommy. Masarap. Maganda tong mga manok na to kasi mahilig sa mga gulay. Mostly talaga ang pinapakain sa kanila ng bienan ko, mga gulay daw. Sabi ng bienan ko, yung itlog daw nila ay napaka super dark yellow dahil healthy yung kinakain nila. Matatabang chicken. Gulay! Hala! Natakot sila. Parang feeling nila, huhulihin namin sila. Gusto ko lang ipat sila eh. Chok, 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 chok! Chok, gulay! Oh, more here! Si David nag-sneaking sa likod para hulihin niya. Kaso, parang alam nila, parang may idea sila. Bark, 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 bark! Bark, 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 bark!
Parang may zombie sa likod. Maghuhuli daw siya ng Rock, rock, rock. Dawa na ni, look. Yes. Tingnan natin kung masak niya. Parang zombie ka, David. Parang zombie ka, David. Here we go. I love chicken. It's chicken. Can I eat it? Ayaw niyang kumain. He's nervous. Yeah. Ayaw niyang kumain. Ayan, may nahuli kaming manok para lutuin. They're not used to being handled. Mabigat pala talaga, guys. Malaking manok. Ang tabat ching-ching ng manok na ito. Ang hirap nilang hulihin, actually. Kahit bigyan mo silang pagkain, alam nila na huhulihin sila. Say hi to my vlog, manok! Say hi, Mariela! Sinwag mong tukain yung camera. Okay, you're free to go. Ayan, sobrang nervyo siya. Oh, he's running away. Ay, yung pagkain. Oh, he's complaining. There we go. Ang ganda ng ano nito, ito yung pagkagawa ng bienan ko, di ba? Sulid na sulid. Anyway, guys, naka-harvest na tayo ng libreng manok. Libreng itlog. Madami, guys. Mahilig talaga ako sa itlog. Especially in the morning, kumakain talaga ako ng omelet. Favorite yan namin ni Sylvester. At lalabas na tayo para hindi natin madisturbo yung manok. Bas na tayo. Ayan. Very secure talaga yung lock nila. Naalala ko yung mga gantong lock, yung sa swimming pools or kahit sa daycare, kailangan mong buksan muna sa itaas. Dadalhin ko na ito sa caravan para maluto ko tomorrow early in the morning. So, 'di ba? Mga pugad dinala ko pa talaga dito para pil na pil ko talaga na kaka-harvest lang siya. So, bago ang lahat, gusto ko mag-harvest ng dahon ng saging. Hi, honeybee. Hello sa ating taga cameraman. Can you please bring this one in the caravan and bring me some scissor? Yeah. Thank you. Nandito tayo ulit sa backyard ng bienan ko. Si Sylvester natulog dahil galing po kami sa park. Daming ibon. Oh, lumilipad na sila kasi lumalapit ako. Ang lalaki actually. Marami talagang ibon dito sa backyard nila kasi maraming mga puno. Oh, ito yung dahon ng saging. Ang kukunin ko. Tatago ko lang to siya, guys. Just in case gusto ko magbudbud. Kung anong gusto kong maisipan na gagawin, mga Filipino food. Tayong dahon ng saging. Bienan ko naliligo ata sa swimming pool nila. Yan yung exercise niya. Every afternoon, meron silang swimming pool dyan kaso napakalamig pag winter. Exercise na ata yan ng bienan ko every afternoon. Nag-exercise siya. So anyway, guys, thanks for watching my video. Bye!